Exodus chapter 4, verse 1. Ano ang nasa inyong kamay ngayon? Bible. Sana lahat ay mayroong Bible sa kanilang kamay. Sabi sa verse 1, "And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord has not appeared unto thee. And the Lord said unto him, What is in thy hands?" Sa mababaw pang English, "What is in your hands?" And he said, "A rod," or "a staff." And he said, "Cast it on the ground." Hanggang verse 2 na lang muna tayo para makatipid tayo. Ulitin natin yung verse 2. And the Lord said unto Moses, "What is in your hands?" And he said, "A rod." Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang Diyos ni Moses, ang Diyos nagtanong kung ano ang nasa kamay ni Moses. Sa oras pong ito, Panginoong Diyos, ay sama-sama kaming dumudulog sa iyong harapan. You are the same God. The God of Abraham, Isaac, and Israel, and even the prophet Moses. And we pray, O God, na pagpalain mong mga salita mo minsan pa. At ikaw po ang maghayag nito sa amin. Sapagkat itong aming dalangin, itong aming inaasahan at sinasampalatayanan at hinihiling sa iyo, sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So, di po tayo magpapakaabala para ang oras natin ay hindi masayang. Sino sa atin dito ang nais makaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Ng kaluwalhatian ng Diyos? What is in your hands? Yung iba, gustong lumago sa pananampalataya pero walang Biblia. Nakakalungkot, maski sa gawain ay walang dalang Biblia. Paano tayo lalago, mga kapatid? Paano kikilos ang Diyos? Paano natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, kung pinaka-importanting bagay na meron sa atin ay wala tayo? Ngayong gabi, sino ang merong Biblia sa kanilang kamay? Diba? Pag tinanong kayo, what is in your hands? May bullpen, may notebook. Pero kung merong mang magandang nasa kamay natin ngayon, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ay Biblia. Diba? Well, may mga tablet na tayo. Well, kung ang tablet na yan ay nagagamit ng mas malamang ang salita ng Diyos, nagbabasa kayo, may mga Greek word kasi, nagsisearch kayo sa Google, ng mga higit pang malawak na pagpapahayag ng mga salita, ng mensahe, well, that's great. That's good, mga kapatid. Pero kung ang dala ninyo na tablet at cellphone ay ginagamit nyo sa bahay ng mas malamang, mas matimbang ang mga bagay na makalupa, then there is something wrong, mga kapatid ko. So tulungan nawa tayo ng Diyos sa gabing ito para maintindihan ang nais niyang ipaabot sa atin. So ito ay simple lang, aking napag-nilay-nilay nung mga nakaraan, halos doktrinal yung aking mga na-share, halos ilang mga pangangaral ko na puro doktrina, at mga malalalim na pangangaral, kung kaya minabuti ko po sa gabing ito na mag-encourage sa inyo ng isang simpleng bagay pero mahalaga, mga kapatid. So yung topic natin ay may pamagat na what is in your hands. Ano ang nasa inyong kamay? At kung babalikan natin ang verse 1, si Moses ay nakikipag-usap sa Diyos. Sinagot niya ang Panginoon na sabi niya, narito sa Tagalog, basahin natin, "Datapwat narito, hindi nila ako paniniwalaan, nididinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo." Verse 2, "At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang iyong
ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. Verse 5. Taron tayo sa verse 5. Sa pamagitan ng tungkod na ito, sabi diyan, sila'y maniniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. So, sino sa atin dito, mga mahal kong kapatid, ang gustong masyeran ng ating mga mahal sa buhay? Naalala ko yung nangaral nung nakaraan na kinakailangan nating maabot ang ating mga pamilya. Ah, hindi pala pangaral yon ng si Brother Jojo pala yon sa testimony niya. At idolo daw niya si Brother Alex. Dahil halos ang pamilya ni Brother Alex ay nasa gawain na ng Panginoon. So that's on Sunday, no? Nakaraang Sunday lang. Well, kung dadalhin natin to sa mababaw na pagpapahayag, mga kapatid, tila po ba kasi mahirap naman talagang paniwalain ang mga tao. Try to imagine na ang pupuntahan po ni Moses ay ang buong hukbo ng Israel. At nakilala siya bilang isang Ehipsyo. Nakilala siya na prinsipe ng Ehipsyo. Hindi siya kilala ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Then suddenly, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya na convert si Moses. Naging Kristiyano si Moses. Diba? Sabi ng Hebrews chapter 11, sa sulat ni Pablo, si Moses ay naging Kristiyano. Wala pa si Kristo noon, hindi pa natin nababasa ang patungkol sa ating Panginoon. Pero in Hebrews 11, basahin natin, ay sinabi na ni Pablo na si Moses ay naging Kristiyano at naging tagasunod ni Kristo. In Hebrews 11, so verse 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, bilang isang prinsipe. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ. So see, binanggit na ni Pablo itong si Kristo, ikinabit kay Moses. Yung kadustaan na kanyang naranasan dati ay para pala kay Kristo. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the rewards. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Amen. So dahil sa pananampalataya, bagamat itong si Moses ay isang prinsipe, soon to be Pharaoh, mga kapatid, mayaman, madunong sa larangan ng mga natural at literal na bagay, marami siyang pag-aari. Marahil maraming naibigay sa kanya ang kanyang nanay-nanayan na prinsesa. Pero hindi yon ang tiningnan ng Diyos, mga kapatid ko. And even Moses, sa kanyang sariling desire, sa kanyang sariling pagpapasya, ay mas pinili daw po niya ang ating Panginoon. So naging Kristiyano si Moses nang ma-meet niya ang Diyos sa bundok na iyon. At nung panahon na yon, mga mahal kong kapatid, si Moses po ay isa ng pastor ng mga tupa. Kumbaga, mababa na po yung kalagayan niya. Nagpapastor po siya ng tupa na hindi niya pag-aari. Ang pinagpapastoran niya ay yung naging biyanan niya, di ba? Na si Jethro. Nung mapunta siya sa Midian, may nakilala siyang isang matanda. Nakilala niya yung anak noon. Then naglingkod siya ng matagal na panahon at naging pastol ng mga tupa, ng mga hayop. Namuhay si Moses sa kasimplihan,
na sa pagpunta niya sa disyerto para pangunahan ang mga tupa para pagpastulan ay ang meron siya nung mga panahon na yon ay isang patpat na lamang, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng rod ay isang bahagi ng sanga. Kung isi-search nyo yan sa inyong mga Biblia, sa Hebreo, yan ay a branch, isang sanga, mga kapatid. At ang purpose ng sanga na yan, ng pamalo, ng stop na yan, or ng rod na yan ay una, pamalo. Pamalo sa mga tupa na yung iba ay sabihin natin nagpapasaway kahit papaano. At pamalo din sa mga kaaway, sa mga lobo, leon, ahas, mga ulupong na gustong sumira, gustong manilo at manakmal ng kanyang inaalagaang tupa. Dahil nga si Moses ay matanda na, tinatawag din itong tungkod. Di ba? Naging tungkod na niya yung kanyang staff, mga mahal kong kapatid. At walang value doon. Yung rod na yon, yung staff na yon, walang value. Pero napakahalaga kay Moses ng rod na yon. At nakita ng Diyos ang pagmamahal ni Moses sa kanyang trabaho. Nakita ng Diyos ang kasimplihan na naroon kay Moses bilang isang pastol na ginagawa sa abot ng kanyang makakaya kung ano ang mabuti. So ang meron lang kay Moses nung panahon na yon, nang tanungin siya ng Diyos ay staff, mga kapatid. Kaya sabi dito, nang sumagot siya sa Panginoon sa verse 2, balikan natin. Nasa verse 2 yung conversation, yung tanong at sagot, sabi diyan, what is in thy hands, sabi ng Panginoon. Ang sagot Moses ay arads. Ano yung purpose, mga kapatid? Paniwalain ang lahat ng mga Hudyo na siya ay isang totoong Kristiyano, leader at lingkod. At paniwalain din ang mighty kingdom of Egyptian. So dalawang uri ng tao ang kanyang papaniwalain sa pamamagitan lamang ng tungkod na meron siya. Wala siyang dalang Biblia, wala pa ang Torah, hindi pa siya sumusulat, wala siyang anumang pwedeng may pagmalaki, mga mahal kong kapatid. Ang meron lamang siya ay tungkod. Isang pamalo na pupuntahan niya ang kanyang mga kapatid, ang mga magulang ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga ninuno, at ang mga hindi mananampalatayang mga Ehipsyo. Pero nang si Moses ay sumunod sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, sa pamamagitan ng tungkod na yon, ang buong Israel ay naging malaya. Sa pamamagitan ng tungkod na yon, may mga Ehipsyong nakaligtas. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Dahil sa pamamagitan ng simpleng tungkod na yon, halos lahat ng mga Israelita ay nakalaya. Sapagkat sa pamamagitan ng tungkod na yon, mga mahal kong kapatid, aleluya, hindi na natin iisa-isahin, ang dagat na pula ay hinati ng Diyos. You can read that in Exodus chapter 14, verse 16. O, basahin natin para maalala natin yung verse na ito, Exodus 14, 16. Actually, may yung mga flag, yung iba't ibang flag, hail, dust, sa pamagitan ng tungkod, pag inuunat ni Moses ang kanyang tungkod, sumasapit ang mga flags, yung mga salot, mga kapatid. So, hindi natin isasama yan. Na sa pamagitan ng tungkod, ay ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Kapag inuunat ni Moses ang tungkod, nagkakaroon ng granizo. Nang inuunat niya ang kanyang tungkod, nagkaroon ng kadiliman. Napakaraming nangyari dahil sa tungkod. Pero dito, yung panghuli, bago tuluyan silang makalaya, ay paghati sa dagat na pula. Sabi dito, but lift thou up thy rods and stretch out thine hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry grounds through the midst of the sea. Verse 21, and I behold, I will harden the hearts of 21, and Moses stretched out
his hand over the sea. And the Lord caused the sea to go back by strong east winds all that night and made the sea dry lands and the waters were divided. So nahati yung dagat, dumaan ang mga Israelita. Hallelujah, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Then 26, nang humabol naman ang mga Egyptian, anong ginawa ng Panginoon? Verse 26, and the Lord said unto Moses, stretch out thine hands over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. 27, and Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptian fled against it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. So sa pamamagitan ng tungkod, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos ay namanas. Kaya yung kanta natin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Nasa kamay natin yan. Actually, ang kapangyarihan nasa inyo ng mga kamay, mga kapatid. Nasa ating mga Bible. Tama ba? That's the Word of God, the Bible. That's the most powerful tool, thing, na pwedeng mahawakan ng isang tao. Pero bakit tila ba walang kapangyarihan? Mga kapatid, may kinalaman din kasi yung puso natin. Alam nyo kung si Moses po ay hindi sumunod, kung mali po ang kalagayan ng puso ni Moses, sa palagay nyo, may kapangyarihan at kaluwalhatian na makikita doon sa tungkod? No. Wala, mga kapatid. Pero dahil naniwala si Moses sa Diyos, hallelujah, sa pamamagitan ng simpleng bagay na meron sa kanya, ang Panginoon ay gumawa na makapangyarihan. So sa pamamagitan ng simpleng tungkod, mga kapatid, napalaya ng Diyos ang bayan ng Israel. Sa Exodus chapter 17, verse 1, habang ang mga Hudyo ay nasa ilang na, sila ay nasa paglalakbay at sila ay nangauhaw. Sabi sa verse 1, in all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys, according to the commandments of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Verse 2. Wherefore the people did chide with Moses, and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? Verse 3. And the people thirsted therefore water, and the people murmured against Moses and said, wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? Verse 4 hanggang verse 7 tayo. And Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto these people? They be almost ready to stone me. So, di ba, umiyak si Moses, mga kapatid. Hindi naman kasi madali na millions yung nagmumurmur sa kanya. Nagre-reklamo. Kaya umiyak ang lingkod ng Panginoon. Anong gagawin ko sa mga taong ito na halos andana nila akong batuhin? Verse 5. And the Lord said unto Moses, go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rods. So ganong kahalaga ang tungkod na ito para sa Panginoong Diyos. Tinawag rin itong the rod of God. Di ba? Tinawag ito ni Moses na the rod of God. Nang makalimutan niya ito, ay binalikan niya ito sapagkat sinabi niya, it is the rod of God. Na hindi lamang niya kinilalang yung tungkod na yun na simple ay tungkod na lamang niya.
Sapagkat alakita ni Moses na ang tungkod na ito ay tungkod ng Diyos. Wherewith thou smoothest the river, take in thy hands and go. Dalhin mo ito sa iyong kamay at pumaroon ka. Verse 6. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink, and Moses did so in the sight of the elders of Israel. Verse 7. And he called the name of the place Massa and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? So ano meron sa mga talata? Muling ipinakita ng Diyos na kasama nila siya. Through by Moses, sa pamagitan ni Moses at ng kanyang tungkod na talagang hindi kinalimutan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Moses, Moses, anong pumaroon ka? Magsama ka ng mga elders, pero huwag mong kalimutan yung tungkod mo. Tangnan mo sa iyong kamay. And what happened, mga kapatid? Hallelujah! Yung mga murmurers na Israel, yung kanilang pagkauhaw ay napatid. Nakainom silang lahat. Ang sarap, no? Di ba? Sa pamagitan ng bagay na meron ka, tinulungan mo na silang makalaya, tinutulungan mo pa sila sa kanilang pangangailangan. At yung pagmumurmurs nila, yung kawalan nila ng pananampalataya ay naipapanumbalik mo dahil sa meron ka. Dahil sa isang simpleng bagay na meron ka sa iyong kamay, na iniingatan mo, na inaalagaan mo at nakikita ng Panginoon ang purpose nito. Ginagamit mo ito sa trabahong ipinagkatiwala sa iyo. Sa ability na ibinigay ng Diyos sa iyo na magpastor, magpastol, mangalaga. At dahil nakita ito ng Diyos sa iyo, din ang Panginoon ay ginamit ito na makapangyarihan para magligtas, para sumampalataya ang mga tao. Ano yung pag-alinlangan ni Moses bago siya pumaroon, mga kapatid, sa Ehipsyo? Bago niya kinausap ang mga Hudyo at ang mga Egyptian, anong kanyang pag-alinlangan? Hindi siya paniniwalaan ng mga tao. Dahil sasabihin nila, hindi naman nagpakita ang Diyos sa iyo. Hindi ka naman talaga Kristiyano. You are not converted. Pero dahil totoong naranasan ni Moses ang Diyos, meron siyang lakas ng loob na mag-share, na mag-testimony. Dala ang tungkod. At sabi ni Moses, ang Diyos ay nangusap sa akin, ang Diyos ay nagpakita sa akin, pinili ko siya, Kristiyano ako, gusto ko kayong iligtas. Nais ng Panginoon na palayain kayo sa Ehipto, sa maling pamamaraan ng bansang Ehipto. Nais kayo ng Panginoon na palayain sa sistemang ito. At ang mga Hudyo ay nakinig. Well, may mga pag-aalinlangan kung minsan nag-a-arise, pero dahil ang Panginoon ay nakay Moses, dumating man sa panahon na si Moses ay nanghihina, nag-aalinlangan, pero merong Diyos na nagpapalakas sa kanya. Kaya tayo mga mahal kong kapatid, may mga mahal tayo sa buhay. Nais ng Diyos na dalhin kayo sa kanila para iligtas sila. O kaya man ay balaan, to give them warning. Lalong-lalo sa panahong ating kinabubuhayan. May mga pangungusap ang propeta, di ko na po kinuha sapagkat simple lang naman yung topic natin. Kinotes niya rin ang pinag-aaralan natin ngayon na what is in your hands. Ginamit niya din si Moses. Sabi ng propeta, napakaraming lalaki sa ating panahon ngayon na kung marirecognize lamang nila kung anong meron sa kanilang kamay, baka ang layo na ng kanilang narating. Baka may mga brothers dito na nagpapatotoo na sa labas. Nangangaral na, mga guru na. Pero dahil hindi nila nare-realize kung anong meron sa kanila at hindi nila naiingatan, hindi nila nagagamit ng tama, ay nagiging mga
tagaupo lamang at tagatayo sa iglesia. Sabi niya, sa mga babae, habang kayo ay naghuhugas ng pinggan, you can read that to the woman, sabi ng prophet, habang kayo ay naghuhugas ng pinggan, hawak niyo ang pinggan, but you can share the word of God to your neighbors. Sa paglilinis, sa pagwawalis sa inyong bakuran, hawak niyo yung walis. Kapag meron kayong kapitbahay, sabi ng prophet, you can share the word of God habang hawak ang walis. Nagigits niyo ba? Well, paano kayo papaniwalaan ng mga tao na ang Diyos ay nagpakita sa inyo? Sa pamamagitan ng buhay na meron tayo, mga kapatid ko. Kung hindi madala sa walis, di bumalik ka sa bahay, kumuha ka ng Biblia, basahin mo. Kung meron kang Biblia. So sa pamamagitan ng tungkod ni Moses, siya ay nagligtas. Siya ay nakatulong. Kaya ano ang meron sa ating kamay, mga kapatid, para magligtas din tayo at makatulong? Subukan nyo ngang magbulay ngayong gabi, what is in your hand, para magligtas at makatulong. Para magligtas at makatulong. Try to meditate. Lord, anong meron sa kamay ko para makapagligtas ako at makatulong? Well, kung meron man, sabi ko nga, Biblia, mga kapatid. Gamitin natin sa tama ang Biblia natin. Makakapagligtas tayo at makakatulong. Pero dalhin natin sa ibang anggulo. At palawakin pa natin ito, ano meron sa kamay natin. Pero alam nyo ba, may dalawang bagay na malungkot dito. Kung babalikan natin yung Exodus 17:3, itong malungkot, ang mga uhaw ng mga Israelita, verse 4 nga, Sister Meraan, verse 4. Yeah, verse 4. And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? Itong malungkot, mga kapatid. Ang hawak ng mga Israelita, bato. Handa nang ihagis kay Moses. Diba? Nakakalungkot na senaryo na ang meron sa mga taong ito, sa panahong ito, ay bato para patayin si Moses. Almost ready to stone me. Pag almost ready, mga kapatid ko, nakaamba na. Kasi kapag hahanap ka pa lang at pupulot, hindi pa yan ready. Pwede sabihin, they are preferring to attack me, to stone me. Pero they are almost ready to stone me. Ibig sabihin, halos lahat ng mga Israelita ay may mahawak ng bato, na ang purpose ng batong ito ay para patayin si Moses. And later on, mga kapatid, nung sila ay nanandun na sa Sinai, alam nyo ba na ang mga Hudyo, alam naman natin to, na bago sila umalis sa bayan ng Ehipsyo sa Kingdom of Egyptians, ay binigyan sila ng Panginoon ng napakalaking pabor. Ano yung pabor na yon, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, huwag kayong lalabas sa Ehipsyo na wala kayong anumang dala. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga ginto at mga alahas at mga bagay na mahalaga ng mga Ehipsyo ay inyong pagdadalhin. Kaya ano ang dala ng mga Ehipsyo? Bagbag, balot, mga nababalot na ginto, pilak at mga kagamitan, mga kapatid ko. Alala nyo ba yon? Nabinigyan sila ng Diyos ng pabor, kaya sabi doon, at sila'y binigyan ng Panginoon ng pabor at sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pa't sila'y lumabas na walang
walang ni isa na walang dala. God bless them. Hindi lang sila iniligtas, hindi lang sila pinalaya, hallelujah, kundi pinagpala pa sila ng Diyos. Meron silang mapagpapasimulan para pagdating sa Promised Land, ang Israel ay magiging mighty kingdom. Sapagkat ito ang nakikita ng Diyos sa kanyang bayan. At ito ang nangyari sa panahon ni David at ni Solomon. A mighty kingdom. Isang kaharian na makapangyarihan at mayaman na pinayaman ng Diyos. Pero ano nangyari? Hindi ganun kadali naging makapangyarihan ng Israel, mga kapatid. Sapagkat nung sila ay nandun na sa Sinai, yung ibinigay ng Diyos na pagpapala sa kanila ay nagamit laban sa kanila. Habang si Moses ay nag-aayuno sa bundok ng Sinai at kinakausap ang Diyos, lumapit ang mga Ehipsyo, ay ang mga Israelita kay Aaron. Aaron, anong gagawin natin sa taong yon na di na natin alam kung anong nangyayari sa kanya? Baka nga patay na siya. Gusto naming magkaroon ng leader. Gusto naming magkaroon ng Diyos na kagaya ng nasa labas. To make this short, ano nangyari? Yung mga ginto at pilak nila ipinagbibigay kay Aaron at ginawang dambuhalang baka na ginintuan. A golden calf. At nagpasimulang sabi ng Bible, basahin nga natin ng verse 20, verse 8 to 13, kasi mayroong magandang pagpapaaninaw dito, mga kapatid. Dito kinuha ni Pablo yung kanyang warning sa 1 Corinthians chapter 10. Mamaya basahin natin sa panahong ito, ng verse 20. Chapter 20, verse 8 to 13. I'm sorry, Sister Mary Ann, mali. Exodus 30. Verse 1 to 7. Tama ba yung pagkalista ko? So, wag na. Hindi yata tama yung pagka-note ko. Pero alam naman natin yung storya, di ba? So, hindi ko nababasahin na ang mga Hudyo ay nagsisamba sa Diyos-Diyosang ito. Sila ay nagpiesta. Sila ay nagsayawan. So, saan ko ba yun na-record? Ha? Tama ba? Exodus 30? Ha? 32? Verse ano? Hindi ko pala na-record. Hindi ko siya na-record. Try nga natin. Tingnan natin, Sir Mary Ann, sabi ni Brother Jeric, Exodus 32. Verse 4. I-verse 1 mo nga, tingnan natin yung beginning. Yeah, tama yan. Nung makita ng mga tao na si Moses ay nagtatagal doon sa bundok. Okay, verse 4. Tama siguro, nalagay kasi dito Exodus 30, 1 to 7. Exodus 32, wala. So, na-note ko pero mali yung chapter na nalagay ko. Verse 4 na lang, Sir Mary Ann. Verse 3 nga. Yeah. And all the people break up the golden earrings, mga gintong ikaw, which were in their ears, and brought them to Aaron. So marami pa yan. At ginawa nilang. Verse 7 na nga tayo. Tingnan natin. Verse 7. Verse 6. Yeah. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat, to drink, and rose up to play. So, nagpiesta sila, mga kapatid, nagkasiyahan sila, kumain at uminom, nagsayawan, yung play, hindi yan naglaro, ah, yan ay nagsayawan,
dahil sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. At sa 1 Corinthians chapter 10, kung babasahin natin, yan yung pinaghanguan ni Pablo sa kaniyang paalaala. 10:1. Kung makikita nyo, merong title yan dyan na Warning Against Idolatry. Sabi sa verse 1 ng 1 Corinthians 10, Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the clouds and all passed through the sea. So ang minimension dito ni Apostol Pablo ay yung panahon ni Moses na kung saan ay inilabas sila sa bayan ng Ehipsyo. Then verse 6 na lang tayo. Now these things were our examples. Ang mga bagay na ito ay naging halimbawa sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. To the intent, we should not last after evil things as they also lasted. Verse 7, Neither be ye idolaters as were some of them, as it is written, The people sat down to eat and drink and rose up to play. Nabasa nyo ba yan sa Exodus kanina? So see, diyan hinango ni Pablo ang kanyang warning sa mga Kristiyano sa kanyang panahon, at ito'y warning din sa atin, mga kapatid, na kapag hindi tayo naging maingat, baka yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin ay magamit sa pita ng laman at hindi para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Ulitin ko, mag-ingat tayo. May pagpapalaala sa atin sa gabing ito, dahil baka ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ibinigay ng Diyos sa atin, ay magamit para lamang sa pita o kagustuhan ng laman, hindi para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. So anong meron sa ating mga kamay? Diba? Well, ang mga Hudyo merong ginto at pilak. Binigyan sila ng Panginoon ng pabor. The Lord blessed them. Gave them golds, silvers. Pero imbis na magamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon, dumating ang araw na they use it against the Lord. Naging Diyos-Diyosan yung mga bagay na meron sila. At malimit na rin naman nating sinasabi dito, mga kapatid. Alam nyo, si Pablo sumulat. You can read that. Na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi yung mga Diyos-Diyosan na nasa altar na ngayon ng simbahan. In our days, they are not the idols anymore. Not the graven images alone. Ang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Pablo, ay ang alin, mga kapatid? Ang mga bagay na nasa puso natin. Kaya nga naalala ko yung pangaral ko sa Ocampo dati. Yung tatlong Diyos-Diyosan. Si I want, si I need, di ba? Ano ba yun? Yung gusto mo? Tatlong I yun eh. Ang nagiging Diyos-Diyosan ay yung I. Sino yung I? Tayo. At yung mga bagay na meron tayo ay pwedeng maging Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos, at ang Diyos ay hindi malulugod. So anong nangyari sa mga Hudyo, mga kapatid ko? Yung bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila para pasimulan nila na ang Diyos ay kilalanin sa lupain ng pangako, at sila ay pagpalain ng Panginoon, nagamit laban sa kanya. Naging Diyos-Diyosan ng kanilang buhay. At tayo, mga kapatid, ang Diyos ay mabiyaya sa atin. Naging mabuti ang Diyos sa atin. Nakita ni Job na ang isang tao na isinilang sa ibabaw ng lupa ay isinilang na walang dala at mamamatay at babalik
kung saan siya galing na walang anumang dala. Kaya mapalad ang isang tao na mayroong ibinibigay ang Diyos sa kanya. Tandaan natin, mga mahal kong kapatid, na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Huwag niyong kalilimutan yan. Huwag niyong kalilimutan na ang buhay niyo, ang lakas niyo, isinilang kayo sa mundo ng nanay at tatay ninyo, na ang lahat ng yan galing sa Diyos. Unang lampin na nasuot ninyo, galing yan sa Diyos. Isinilang tayong walang dala. Ang kagandahan, isinilang ang bata na walang may pagmamalaki. Naisilang ang bata na walang may pagmamayabang. Naisilang ang isang bata na walang maipagdadamot. Genuine pa ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. Walang anumang dala ang bata na pwedeng maging dahilan ng kanyang pagkagalit sa kanyang puso. Wala siyang anumang dala na pwedeng manakaw, maagaw, masira, magasgasan, mahiram. Pero nung lumaki ang bata at binigyan ng Diyos ang mga bagay, yung batang hindi madamot, nagpasimulang naging madamot. Kaya sana yung mga bagay na meron tayo ay hindi maging dahilan para maging laban ito sa Diyos at magamit para sa kasamaan. Alam nyo ba na ang mga Hudyo ay nakatawid na sa River Jordan? Anong inutos ng Panginoong Diyos? Pumulot kayo ng mga bato at pagpatong-patongin ninyo ang mga bato para maging memorial. Kapag nakita nyo ang mga bato na pinagpatong-patong ninyo, maaalala nyo ang pagliligtas ng Diyos sa inyo sa Jordan na ito. Bato para sa kaparihan ng Diyos. Di ba? Kahit bato, nagagamit para sa kaparihan ng Diyos. Katingnan nyo ang gusaling ito. Sa ilalim nito, may pundasyon ng mga bato na gamit para sa kanyang kaluwalhatian. Pero tingnan nyo, binasa natin kanina sa Exodus 17, verse 4. Yung mga Hudyo na lumaki, na pinalaya at iniligtas ng Diyos, dumampot ng mga bato, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para batuhin at patayin si Moses. Kaya anong meron sa ating mga kamay, mga mahal kong kapatid? Ano meron sa atin ngayon ay pinagkatiwala ng ating Panginoon? Na bagabat tayo ay isinilang na walang anuman, ipinanganak sa mundo na walang anumang dala, nakita ito ni Job. Job chapter 1, verse 21, we can read it. Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return neither. The Lord gave, and the Lord have taken. Job 1:21. Yeah. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Diba? Kung merong mga bagay na meron sa atin, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ang nagbibigay. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi na po si Pablo sa sulat niya kay Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing about. 1 Timothy chapter 6, verse 7. Yeah. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan. Ang sarap maging bata, sapagkat yung bata hindi madamot. Katamang sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga bata sa kaharian ng Diyos. Na maliban na maging mga bata tayo, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Bakit? Ano kasang meron sa bata? Napakasimple ng kanyang pag-iisip. Nakakita na ba kayo ng batang gustong magpaganda, pagsilang? Bibili ng papaya. Wala. Sabi ng bata, oh, nga gusto ka ng motor.
Sabi nung bata, gusto ko ng ganito, ng ganyan. Walang ganon ang bata, mga kapatid. Pero nang pinalaki tayo ng Diyos, sa biyayaan tayo ng Diyos, pinalaki ka, pinalakas ka, kayong mga mag-aaral, mga estudyante pa lang kayo, ano meron sa inyong kamay? Liban sa Biblia. Ilabas natin muna yung Biblia. Ang meron sa inyo ay notebook na ibinili ng magulang ninyo. Yung iba, dinodrawing-drawingan lang. Kami nung kami pa, may mga flames-flames, di ba, Brother Jeric? Love letter. Dinodrawingan ng kung ano-ano. Gamitin niyo ang notebook niyo para sa inyong ikakadunong. Magagamit niyo yan. Ano meron sa inyo? Libro. Mag-aral lang mabuti ang mga estudyante. Hindi love letter ang nasa inyong kamay na ibinigay ng Diyos sa inyo. May panahon sa bawat kapanahunan at layunin sa silong ng langit. Kung mag-aaral ka pa, wala pang masyadong mga bagay na ibinibigay at pinagkakatiwala sa iyo ang Diyos. Kung anong meron ka, well, ang meron kasi sa mga kabataan ngayon, cellphone. What is in your hand? Cellphone. Ano yung purpose ng cellphone? Ilinalapit ba kayo nito sa Diyos o ilinalayo? Nagagamit ba ang cellphone para sa kapuriyan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan? Nagtitext kayo ng mga kaibigan nyo at kakilala, pinag-sharean nyo sila ng Word of God. Nakikinig ng mga worship song, nakikinig ng mga preaching and teaching. Paano ginagamit ang bagay na ibinigay ng Diyos sa inyong kamay? Ito ba'y it turn against God or it turns the glory of God? Sa mga may trabaho na, nagkakaroon na ng pera, nabiyaan na ng Panginoon na magkaroon ng income, meron na kayong piso, dos, tres, cinco G's, sangdaan, sanglibo, sampung libo. At nakakabili na kayo ng mga bagay na kailangan ninyo. What is in your hands? Nagagamit ba yan para sa kapurihan ng Panginoon o against sa kanya? Alam nyo, lahat ng bagay galing sa Diyos, mga kapatid. Ay nakakalungkot sa atin nung binigyan na tayo ng Panginoon. Nagpasimula tayong maging madamot. Parang gusto kong balikan yung motor ko dati, yung Supremo, na malimit, merong manghiram at may mga ayaw magpahiram. At kung minsan yung iba nagsisinungaling pa, ay gagamitin kasi yan mamaya. Mga kapatid ko, kaya ako iba yung damdamin ko, iba yung prinsipyo ko. Sige, gamitin nyo yan. Kasi kung gusto ng Panginoon na mapahama kayo, gamit yung motor ko, ang Diyos ang may control niyan para turuan kayo ng leksyon. Pero yung iba, kapag meron ng nanghihiram, madamot na, sumasama ang loob kapag hindi agad na ibalik, sumasama ang loob kapag may gasgas. Take note, mga kapatid ko, wala naman kayo dating motor. Mas mabuti pa nung walang motor, wala kayong kaaway, wala kayong pinagdadamutan, wala kayong pinapagalitan, wala kayong kinasasamaan ng loob. Ang may problema, yung motor mo at ikaw. Hindi mo inisip na nakatulong ka. Pabayaan mo na lang kung ano nangyari doon. Kaya yung pagbubulay-bulay ko dito? Kadalasan kasi sa atin, yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, mga kapatid, nagiging dahilan para maging masamang tao tayo. Nag-gets nyo ba? Dati wala naman tayo eh. Pero ngayong meron na, nabansagan ka ng madamot at kuripot. Na imbis na mabansagan ka ng maluwalhati, na generous, giver. Minsan sasabihin natin, gusto ko, ano Kuya Ryan, magpapakayaman muna kasi ako. Kapag meron na akong magandang trabaho, kapag malaki na yung sweldo ko, no. Hindi nakatingin ang Panginoon sa future mo. Ang tinitingnan ng Diyos, ano ang nasa kamay mo ngayon.
Nasundan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Simpleng tungkod ginamit ng Diyos para magligtas at para magtumugon ng mga pangangailangan. Minsan, nagiging sinungaling tayo. Di ba? Na dahil sa mga bagay na meron. Hindi tayo nagsasabi ng totoo. Sapagkat meron tayong mga bagay na iniingatan, kaya lang sa malinang paraan, mga kapatid ko. So, huwag nating gayahin ang Israel na dumating yung araw na kung saan ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos ay naging dahilan ng kanilang kasamaan, mga kapatid. So, tandaan natin lahat ng bagay galing sa Diyos. Kung ano yung nasa kamay natin ngayon, na ipinagkatiwala ng Panginoon na naging mabiyaya sa atin, gamitin natin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Amen. So, anong meron sa inyong kamay ngayon? May 10 piso kayo, 20 piso, 50. Hindi naman natin sinasabing ibigay nyo yan sa simbahan. Use it for the glory of the Lord. Huwag kang maging madamot at masama ang loob sa mga bagay na yan. Minsan may mga nagbibigay na sumasama ang loob. Hindi willing. Imbis na ilapit ka niyan sa Diyos at pagpalain ka, ilinalayo mo ang sarili mo. Ilapit mo ang iyong sarili sa mga bagay na meron ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Wag maging dahilan ang mga bagay na meron ka para ilayo ka niyan sa Diyos. Kundi anumang mga bagay na meron sa iyong kamay, hallelujah, ay maging dahilan para mailapit ka nito sa Diyos at maibalik ang pagkapurihan sa Kanya. Basahin natin ito, mga kapatid, Ecclesiastes. Verse 9 to 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, Ecclesiastes 9:10, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the graves. Ecclesiastes 9, verse 10. Sir Mary Ann? Yeah. Bakit natatagalan yung pag-nagahang, yung laptop natin? Okay. So, Ecclesiastes 9:10, sabi diyan, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, wala nang trabaho, wala nang gamit, wala nang karunungan, na may apply mo pa kaalaman kapag andun ka na sa libingan. Ibig sabihin, lahat ng pwede nating magawa para sa kapurihan ng Panginoon habang nabubuhay tayo ngayon dito. Ano mang bagay na masumpungan ng iyong kamay, mga musicians, do it with thy might. Alagaan nyo yan, ingatan ninyo, sapagkat kapag nakita ng Diyos na pinahalagaan nyo yan, may ililigtas kayo sa pamamagitan ng tunog nito. May mga gagaling, mahihil ang kanilang puso, marirevive, dahil nakita ng Diyos na ginagamit nyo ng tama ang mga bagay na nasa inyong kamay. Ang tumugtog si David ng simpleng instrumento, may pinapalayas na spirito. May karamdamang gumagaling. Nakakalungkot sa atin, dami nating instrumento, mabigat. Halos ang nararamdaman natin. Kung meron man dapat masayang una na makikita mo ang ngiti, ay ang mga kapatid na nandito sa harap. Kaya lang, mahal nyo ba ito, mga mahal kong kapatid? Mga backup, the microphone that you have. Kapag nakita ng Diyos na ginagamit natin at inaalagaan at with all our hearts we give to the Lord,
the ability, the talent, the strength that we have. Mga kapatid ko, hindi natin namamalayan may mga taong maliligtas natin at matutulungan. Nilalanglang lang kasi natin yung mga bagay na meron tayo. Ano mang bagay na masumpungan ng iyong kamay, masumpungan. Do it with thy might. Amen. Pag andun ka na kasi sa libingan, pagpatay ka na, wala na. Pag andun ka na sa paraiso, wala nang gitara doon. Wala nang keyboard doon. Dito lang yan sa lupa. Ang sabi pa ni Pablo, Colossians 3:23, "And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men." So ito yung mga paalala lang, mga kapatid ko. Kagaya na sinabi ko, simple lang yung paksa natin, pero mahalaga. Encouragement at pagpapaalaala. Ano mang inyong ginagawa pertaining sa kamay, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Can we say amen to that? Kapag nakita ng Diyos na mahalaga sa atin ang isang bagay at nagamit para sa kapurihan ng kanyang pangalan, tutulungan niya tayo na maingatan ito. At kung mawala man, sapagkat sabi ni Hope, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis, kapag yan inalis ng Diyos, isa lang ibig sabihin niyan. Merong ibibigay na mas dakila. Kapag may nawala at inalis, huwag sasama yung loob mo. At manunumbat ka sa Diyos, "Lord, bakit? Ginawa ko naman ng lahat, Lord." Imbis na mapalapit ka sa Diyos sa bagay na meron ka, maging grateful ka kung ano yung naging meron ka. Kasi mga may tapat at malinis na puso na ipinaglilingkod ang mga bagay na meron sila sa Diyos, kapag yan inalis ng Diyos, huwag kayong malulungkot. Kung alisin ng Panginoon sa inyo ang motor, ang kasunod niyan, four wheels na. Amen. Brother Gideon, ano? Brother Jeremy, kung hindi na bumalik si Bam, huwag kang mag-alala, maipapalit ang Diyos. Pero kung yung puso muna sa kanya, pag-pray mong bumalik dito. Kasi nagagamit yung motor mo para kay Bam at sundo, no? Pero ngayon, hindi na. Ano mang bagay na meron sa inyo, gawin ninyo yan, hindi dahil sa tao, kundi sa Diyos. Amen. At tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon, mga kapatid ko. Sa anumang bagay na meron sa atin, magamit nawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sa mga may sasakyan, alam nyo sa mga may sasakyan, malimit yung mga may sasakyan, magtampo, sumama ang loob, magalit. Kapag hiniram yung sasakyan natin, pagbalik may gasgas. O kaya naman habang nagbibiyahe ka, mayroong bumanggas sa'yo, sumabit sa'yo. Diba, yung iba, nagagalit talaga. Hindi maiwasang makapagsalita ng mga masakit na salita. Pero I realize, mga kapatid, pinalala sa akin ng Panginoon ng maraming bagay dahil sa paksang ito na simple. Simple pero mahalaga. Golden nuggets. Wisdom. Sa mga may sakyan, motor man yan o four wheels, may nakasabit sa inyo. O kaya humiram na naisabit yan at nagasgas. Diba? O sabi na lang natin na talagang andun ka sa kalsada na mayroong sumabit sa'yo. Mayroong bumangga sa'yo. Yung iba talaga, sasama na yung loob kasi kagastos ka. Hassle. Abala. Kaya magdadamdam ka, sasama yung loob mo. Magagalit ka sa tao. Pero ano kaya kung ang isang Kristiyano ay merong realization na imbis na magalit, nagpasalamat dahil ligtas siya, tapos talapitan niya yung bumangga sa kanya. Kaibigan, okay lang yon. Pinapatawad na kita. Ang Diyos nga, pinatawad ako eh. Ikaw pa kaya, ito lang.
Alam mo, Kristiyano ako. Data akong makasalanan, pinatawad ng Diyos at binayaran yung mga pagkakautang ko, ako siningil. Kaya itong gasgas na to, kaibigan, huwag mo nang alalahanin pa. Simple lang yan. Di ba? Ganon dapat ang Kristiyano. Binigyan ka ng Diyos ng motor, tumataknawa yan sa mga tao kahit kanino para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Ano nangyayari sa atin? Nangyayari. Violation dito, violation doon. Ang lalakas pa ng loob na bumiyay, walang lisensya. Walang rehistro. Pahintoy. At least pahintoy justified kasi matanda na. Hindi na pwedeng kumuha ng lisensya. Wala kang lisensya, pahintoy, no? At least hindi naman pupunta si pahintoy sa Iriga, sa Naga, sa Legazpi. Eh, yung mga matapang dito. What is in your hand? Expire na. Na rehistro. Expire na lisensya. My goodness. How God will bless you. Kung hindi tayo matapat sa maliliit na bagay. Ulitin ko, mga mahal kong kapatid, hindi titingnan ng Diyos ang puso at kaisipan mo na ang gusto mong mangyari ay nasa hinaharap pa. Lord, mga 10 taon pa, Panginoon, makakapagbigay na ako. Makakatulong na ako. Makakapagligtas na ako. No. God will rebuke you. Sabi ng Panginoon, no, meron ka. Kung anong meron ka ngayon, yan ang gusto kong gamitin para sa kapurihan ng aking pangalan. Amen. So hindi nyo na kailangan paghintayin ang Diyos na magsalita sa inyo, mga kapatid. Nagsasalita na siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Baka hintayin nyo mangusap ang Diyos ng personal sa inyo, nakagaya kay Moses. Wala kayong magagawa. Sapagkat ang Diyos ay nangungusap na ngayon sa atin. Kaya kung may mga bagay na ibinigay ang Diyos sa atin at pinagkatiwala, tandaan niyo, nagpasimula tayong wala. Isinilang tayo sa mundo na wala. Na dati wala ka namang ipinagmamadamot. Kaya kung meron ka na ngayon, huwag kang maging madamot. Amen. Na dati wala ka namang ikinasasama ng loob. Kung meron ka na ngayon, huwag yung... Kung meron ibinigay ang Diyos sa iyo, huwag ikasama ng iyong loob. Always be thankful and grateful, mga mahal kong kapatid. Minsan yung mga mag-asawa nag-aaway dahil sa mga bagay na meron na sila. Kapag dumating na yung sweldo, away na yan. My goodness. Buti pa nung walang sweldo, tahimik. Hihintay sweldo eh. Pagdating kasi ng sweldo, walang matitira. Pagpasalamat ka, nabayaran mo yung mga utang mo. Tama ba? Hindi yung awayin mo na asawa mo, mag-away kayo. Matutulog kayo, hindi makatabi. Hindi ka naman ganyan dati. Eh dati wala kang asawa. O baka ayaw mo na ng asawa. E balik, isoli mo na yan. Nang buti pa nung wala kang asawa, ang ganda ng buhay mo. Kasalanan mo yun, nag-asawa ka eh. O regalo yun ng Diyos sa'yo. Obligasyon mo na yan, responsibility mo na yan. Kaya kayong mga dalaga, kayong mga binata, habang wala pa kayong asawa, napakapalad ninyo. Malayan yung may paglilingkod sa Diyos, walang magsasabi, bawal mong ipahiram yan, bawal mong ibigay yan, wala. Ano mang bagay na meron sa atin, pera, pamilya, mga bagay, use it for the glory of God. Amen. What is in your hand, mga kapatid? What is in your hand? Tas yung kamay nyo, yung kahawak nyo mismo ngayon. Okay, what is in your hand? Tas natin. Kung wala kang nasa bulsa mo, Brother Unad, wala kang madudukot sa bulsa mo. Ha? Wala. Kawawa ka naman. My goodness. What is in your hands? Diba lahat nga, itaas nyo, Lord, ito ang nasa kamay ko ngayon. Mamaya may motor ka, may sakyan ka, four wheels,
Meron kang bahay na bubuksan, may doorknob na bubuksan, mga kapatid. Lahat ng mahawakan mo, use it for the glory of God, not against Him. Huwag nawang maging dahilan niyan para maging laban ang Diyos sa iyo at maging laban ka sa Kanya. Lagi nawang masumpungan sa ating puso ng mga bagay na meron sa atin ay para sa kapurihan ng Kanyang dakilang pangalan. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung inakala nating simple, walang halaga, kapag yan ginamit ng Diyos, mga kapatid, gagawa siya ng himala. Yung tungkod na walang halaga sa paningin ng tao, nagligtas. Amen. Nagligtas at tumugon ng mga pangangailangan. Kayong iniisip natin na meron sa atin piso, dos, tres, cuatro, cinco Gs, nakala natin walang halaga. Kaya yung minsan, yung mga nag-pledge ng 10 piso, nag-pledge ng 20 pisos, yung iba nakakalimutan na nila. So ito'y paalaala sa atin. Kung may piso kayo, ibigay nyo sa Diyos. At pagpapalain kayo ng Panginoon at magliligtas kayo. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Simple lang ito, pero sana nakatulong sa inyo. Umawit tayo ng isang awit bago tayo mag-pray. Awitin nga natin yung inaawitin natin isa sa giving, yung like a lads, like a little lads, na ibinigay yung isda niya at tinapay at pinagpala ng Panginoon. So tingnan niyo yung isda na yon, mga kapatid, di ba? Nang ang Panginoon ay magpapakain ng 5,000. Yung mga alagad, meron silang pera pero konti lang. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, anong meron sa inyo? Para pakainin natin ng mga to, sabi ni Lord, wala. Pero maya-maya, mayroong batang lumapit na ang meron sa kanyang kamay ay 2 isda at 5 tinapay. Kung si Brother Jeremy pa yon, ibibigay mo ba yon? Brother Jeremy, baka bumatsin at eh. Diba? Pero anong ginawa ng bata? Ibinigay yung nasa kanyang kamay at naging miracle. Amen. Nagiging miracle pala yung mga nasa kamay natin kapag ipinapagamit natin sa Diyos at pinayayabong niya, pinararami niya. Awitin natin to. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga salita at paalaala sa amin sa gabing ito. Hallelujah. Lord, you multiply some peas and some breads. What a miracle the multitude was fed. We want to be blessed like that little lad. When he came to you and gave all he had, Lord, you are the blesser of blessings. Amen. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are, hallelujah, Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. From ages and time,
So many will say, you are faithful, Lord. Amen. Hallelujah. You are faithful, Lord Jesus. You said if we knock, you will open the door. If we seek to find your riches and more. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay, mga kapatid? The blesser of blessings. Amen. Huwag niyong kalilimutan niyan, mga kapatid. Siya ang nagpapala. Siya ang pinagmumulan ng lahat. Siya ang pinanggalingan ng lahat. Huwag na huwag natin kalilimutan niyan. Lahat ng meron sa atin galing sa Kanya. Hallelujah. Misang pa, Lord, you are. Lord, you are. Kaya huwag tayong maging madamot, mga kapatid. Huwag maging dahilan ang mga bagay na meron tayo para sumama ang ating loob, para magalit, manibugho, magtampo, magdinawa ang mga bagay na meron sa atin. Ma-realize natin na ito ay galing sa Diyos para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Misan pa, Lord, you are. Lord, you are. The blesser. Amen, Lord. Salamat sa pagpapaalaala sa amin sa gabing ito, Panginoon, na Ikaw ang may-ari ng lahat. At kung ano man ang mga bagay na meron sa amin, ay nais mong magamit, O Diyos, para sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian, para may pamalas ang iyong gawa, Panginoon. Pupurihin ka. And you will. And you will supply all our needs. Can we say amen, mga kapatid? Amen and amen. Hallelujah. Huwag nating kalilimutan yan. Ipinaalala sa atin ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, na Siya ang pinagmumulan ng lahat. Sabi ni Job, isinilang akong hubad at babalik ako sa Diyos na walang anumang dala. Sabi ni Pablo, we carry nothing in these words. It is certain, mga kapatid, ito'y totoo. Kaya sana yung mga bagay na meron sa ating kamay ay nagdudulot ng kasiyahan sa Panginoon. Amen. Nagdudulot din ng kasiyahan sa atin at sa ibang mga tao. May the Lord forgive us kung minsan nagiging madamot tayo at nagiging makasarili. Yung nais ng Diyos maging selfless tayo, selfless. Ang kaaway, ang gusto niya maging selfish tayo. May the Lord help us and may the Lord guide us. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, hallelujah, aming Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan, na tinunghayan sa gabing ito. Salamat po sa pagpapaalaala mo sa amin ng napakaraming bagay sa pamagitan ng kasimplihan ng iyong mga salita. Lord, tinitingnan mo at nakikita mo kung anong nasa aming mga buhay, nasa aming puso, nasa aming isipan, at mga bagay na ipinagkatiwala mo sa aming mga kamay, Panginoon, na aming mahawakan. Trabaho, mga bagay na kailangan namin at nagagamit namin. Meron din po kaming pamilya na yung ipinagkaloob, ibinigay sa amin. Pero kung minsan, Lord, nagiging madamot kami, may mga magulang na ayaw ibigay ang kanilang mga anak sa iyong gawain, na ang ilan ay iniisip na ito ay kaabalahan sa kanila. At marami sanang magagawa sa labas.
at nauubos lamang sa gawain. Lord, patawarin mo kung meron sa amin ganito ang kalagayan ng puso. Ang ilan naman sa kanilang mga kagamitan, mga pag-aari, kung minsan may mga bagay kang ipinapahintulot na nangyayari para sukatin at subukin ang aming puso, Panginoong Diyos, kung anong magiging desisyon at pagpapasya namin. At nakita ko sa maraming panahon, nakilang Diyos, marami sa amin na nagkukulang. Masyado naming minahal ang magamit na meron kami na kung minsan ay nakakalimutan naming maging mabuti. At nagiging masama tuloy kami dahil sa mga bagay na ito. Lord, tulungan mo kami na kung ano man po ang pinagkatiwala mo sa amin ay magamit para sa kapurihan ng iyong pangalan. Trabaho, salapi, Panginoong Diyos, ay magamit para sa iyong kapurihan at sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, ikaw nawa ang mangusap sa kaibuturan ng aking mga kapatid sa kanilang mga puso. Marami sa kanila ang unstable pa. Marami ang mga naghahanap ng trabaho, mga kabataan na walang trabaho. Ang iba ay confused, unstable, kung anong dapat na maging kalagayan nila. Lord, ikaw pong mangusap sa kanila at gumabay na hindi nangangailangan ng malaki kaagad, Panginoong Diyos, para magamit. Ang nais mo ay isang tapat na puso at handang magpagamit sa iyo, anuman ang meron sa kanila. Lord, nagawa ko ang aking maliit na bahagi. Pero alam ko po, ikaw lamang ang may kakayahan na tumulong sa bawat isa. Kung kahit aking pong pinagkakatiwala sa iyo, ang aking mga kapatid na ito, ang lahat sa amin, ang mga nanay at tatay, Panginoong Diyos, ang mga nanay na namumroblema kumisan, nag-i-struggle, nadi-discourage dahil sa pangangailangan, Lord, help them. Kung minsan nagkakaroon ng problema sa pagitan ng mag-asawa dahil sa mga pangangailangan, Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Ang mga tatay ng tahanan, nais na maging stable, Lord. Hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa gawain. Lord, help them. Ikaw nawa ang magbigay ng liwanag at direksyon sa kanila. Natahakin kung anong nais mo. At kung paanong hinanap ko, Panginoon, ang iyong kamay at nagsaliksik sa iyong kalooban. Noong mga panahon ako ay nagpapasimula sa dakong ito, ang ilan ay alam na ito, ang testimonying ito, na kinakausap kita, Panginoon, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko ba maitataguyod ang aking pamilya? Paano ko ba matutugunan ang pangangailangan namin? Nag-iisip ako ng mga trabaho, negosyo na pwedeng pasukin, Panginoong Diyos, na nalaman mo ang lahat ng ito. Pero maya-maya, ikaw ay nangusap. Ano ang meron ka? At sinabi mo sa akin, Panginoon, tinawag kita para mangaral ng aking mga salita. Preach. At salamat, Panginoon, di mo kami pinabayaan. At sa aking mga kapatid, naghahanap ngayon, nagtatanong, nagsasaliksik, mangusap ka rin nawa sa kanilang mga puso. Through by your words, Lord. Kung hindi man lahat mangangaral, alam ko meron kang ipapagawa sa kanila. Sa mga tutugtog, tumugtog. Sa mga nagbaback up, magback up. Kung dumalo lang ng gawain, dumalo ka ng gawain. Kung merong panahon na ipapagawa ang Diyos sa atin, sa inyo, sasabihin niya ito. And Lord, now ito nga po ang mangyari sa amin. Ito po ang aking dalangin sa iyo, Panginoong Diyos, at pagkakatiwala. Pagpalain mong bawat isa at patuloy nawa kaming gabayan at pangunahan, Panginoon. Aming dalangin ito sa mo, pasalamat at pagkakatiwala. Itinataas sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It's only the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.